Pag ganitong usapan, pag usapan ng mga anak ko, naging emotional ako eh. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo, maraming curious dito sa topic na pag-uusapan natin today. Pwede bang mag-shift from having a student visa, basically international student, at gawin yung student visa into a work permit? Technically, pwede po siya, pero hindi po biro ang proseso. Ah. Hindi po madali. Lalo na sa kaso nitong ating kakausapin ngayon, he was able to shift his student visa to a work permit. Pero naging napakahabang proseso at napakamasalimuot ang mga pangyayari bago po niya nakuha ang kanyang work permit. Anyway, sige, i-intro ko na po siya. Siya po ay si Rodel or Rod Francisco. Thanks, Rodel, for being here. Nag-guide ko si Rodel sa pagkwento ng kanyang storya dahil sobrang daming nangyari sa kanya bago niya nakuha itong kanyang work permit. Okay, basically, Rod arrived in Canada in 2021 as an international student. Pero, okay, Rod, pagdating mo pa lang, medyo nagkaroon ka na pala ng very big concern with your student visa and your schooling. Okay, so let's start off with that. Yeah, so when we apply for my student visa, well, of course, syempre, we have a consultant and everything. So, ang masasuggest ko ngayon is, I think, mas maganda mapag-usapan lahat kung ano yung mga expectation mo dun sa mangyayari pagdating sa Canada. Very important, yeah, kung ano yung school, kung hanggang kailan yung visa, and kung anong program yung papasukan. Okay, bakit so, Rod mo nasabi yan? Anong nangyari sa'yo? In my case, when we apply for student, so, dun ko nalaman na dalawa pala ang program, which is yung isa is may PGWP program and yung isa is non-PGWP program. Post-graduation work permit po yun. Okay. So, dun po ako sa non-postgraduate working permit. So, after ng school ko, kung wala akong mahanap na employer to sponsor my papers here in Canada, I am required to go back in the Philippines. Oh. Unlike po dun sa may postgraduate working permit, magbibigay ng extension visa ang Canada. It's like 2 years or iba-iba po. 2 years, yes. Maximum for 3 years. Let's explain what happened. Initially po, Rod was under the impression that he was going to have a post-graduation work permit na yung school o yung kursong kanyang pinasok mag-offer na PGWP. Pero parang just soon before he was going to leave, to fly out, doon po niya nalaman na wala po pala. Parang nagkaroon ng misunderstanding, miscommunication ba with your consultant? Parang ganun ba nangyari ron? Nasabi po nila, pero nang nangyari kasi dahil hindi talaga enough yung knowledge ko. Kasi yung eagerness nandun na eh. Oh, I'm going to Canada, ganun na siya. So, share with us, Rod, your discussion with your consultant. When you found out na, hey, yung nakuha ko palang course, wala palang PGWP, how did you raise that concern? Nasabi po sa akin is, na-explain nila. So, tinanggap ko na lang po siya na, okay, sige po, kasi may ticket na, may visa na, there's no way to, you know, go back. Sabi ko, okay po, so, naghanap ako ng solution, tinanong ko, ano pong pwedeng gawin to stay in Canada? You need to find an employer to sponsor your paper. Okay po, sige, ganun ang gagawin ko, ma'am. Hindi mo so, na. Yun na. Hindi na, hindi na. Hindi ka na nakipag-argue. Kasi ang sinasabi ni Rod sa akin kanina is, he was hoping na sana na-highlight yung fact na wala palang post-graduation work permit. Very important talaga siya, kaya kailangan talaga yung excitement. Well, of course, the emotion is there. But always keep in mind na kung ano yung mga factors na pwedeng mangyari. And dumating na po si Rod in Vancouver. Thinking ahead na siyempre si Rod, kailangan niya na makahanap ng employer na may tinatawag po na LMIA. Okay, dahil hindi nga po siya makakasecure ng post-graduation work permit, he needs an employer with LMIA para ma-sponsor po siya
as at mabigyan ng work permit naman. One-year course po ang kinuha po ni Rod. Okay, share to us what happened with your employer hunting. So yeah, after when I came here, parang after a month, nakahanap ako ng work. And then, well, luckily, na-hired naman na ang sabi nila, they can't provide the working permit. Mm-hmm. And then, syempre, well, you know, Miss Ina, alam mo naman mga Pilipino, tayo, na kapag, hindi naman pag may gusto. Kahit may, pag may incentive, tayo, eh. Yung oo, maano tayo eh. Very hard work tayo, mga Pilipino dito eh. Pag sinabi ng boss mo na gawin mo yung isa, minsan ginagawa natin dalawa, tatlo eh. So, nag-perform ako kasi syempre, gusto ko naman maging deserving ako kung bibigyan ako ng papel. And then, my school kasi, Miss Ina, is 6 months school siya and then 6 months co-op. Mm-hmm. So, parang internship po yung co-op. Internship, okay. Yeah, co-op. Sabi naman nila sa akin, yeah, we can provide your papers. And then, before mag-end yung co-op ko, and then I follow up with them, well, of course, parang mga ano na yung mga month of September bago mag-October. Patapos na yung school ko, doon nila nabanggit na they cannot provide my papers anymore. Oh my so, God. Ang visa ko is hanggang January 31 na lang ng 2023. Okay. Ano yun? Nag-aaral pa ako ng September 2022. So, ilang months na lang, parang 3 to 4 months na lang ang visa ko. Tapos, hindi pala ako mapaprovide ng LMIA. Imagine so, that whole time akala niya, yes, mabibigyan siya, pero hindi pala siya. Hindi pala mabibigyan. Eh, here po, Miss Aina, once you finish your school, even though you have your visa extension na sinasabi, once you finish your school, you cannot able to go to work. Hindi siya pwede. So, Nangyari, nung patapos na ako mag-school, wala pa akong LMIA, and then wala pa rin akong trabaho. So, well, it's a big problem. Talaga, it's a big problem. Hindi ka lang nag-work eh, kailangan ka rin magdasal eh. So, well, of course, nasa naman ako. Well, I have a sister naman po in US. Tapos nandun naman din yung parents ko. And then, may mga naging kaibigan naman ako dito na mababait din na alam nila yung situation ko. So, through my finances, nag-survive po ako. Ako kasi iba yung faith ko kay Lord. Minsan, binibigyan niya ako ng mga bagay na sinusurpresa niya ako kahit alam niya kung wala na. He provides when you need it. Yeah, he provides. Totoo po yun. Mm. So, eto na. Mawawala na po na. Siya basically ng status. Gagraduate na po siya. Yun pala yung pinagtrabahuan niya, pinagsagaan niya ng isang taon, hindi pala LMIA. Approved. Mm. So, what did you do? So, eto na po. Mga January na, wala nang 1 month, expired na po yung visa ko. Sabi nung kaibigan ko, sabi niya, I can refer you to the consultant, one of the consultant. Can I mention the... Yeah. Yeah. So, sabi niya, I have a consultant, Canada Advantage yung pangalan nila. Tapos, baka makatulungan ka nila, she said. Sige ate, sabi ko, please help me. Okay. Then refer, and then they talk to me via phone. Actually, I talk to Miss Vange. Mm-hmm. Sabi niya, ganito magiging process, ganito, we can help you, ganito yung process, sabi niya. Okay, and then sabi nung isa na naka-stay dito in Vancouver, sabi niya, we have an employer, they want to have an interview, sabi niya, once you pass, so bibigyan ka ng papers. And this employer sinabi po sa inyo ng Canada na sinabi sa inyo ng Canada Advantage has LMIA. And then interviews done and then they like me. So okay, you need to start as soon as possible kasi kailangan nila ng manager position. Pero nabanggit ko sa Canada Advantage, sabi ko, Ms. Vange, my visa will end this January.
So parang hindi mo matanggap yung trabaho kasi mawawalan ka technically ng status. Yes, na. Yes po. And then hindi pa ako pwedeng mag-work kasi I'm done with my school. Oo nga pala. Okay. Even though the work is there, I mean the job is there, I can start anytime. Pero in my situation I can't able to work. Oh, sabi niya, okay, sige, sabi niya, okay lang nating mag-renew ulit ng student mo and then kailangan mo ulit mag-aral para makapagtrabaho ka. Oh my God, so, okay. Nangyari, okay. Right away, enrollment. Okay, so again, ang nangyari po ba, for Rod to be able to accept the job, he had to enroll a second time. Okay, kumuha na naman po siya ng bagong kurso, actually in the same school. O para lang maka legally stay siya dito sa Canada. In short, magkaroon po siya ng tinatawag na status dito sa Canada. Okay, and to just paiklian lang natin ng konti yung story, Rod. Ang kinuha po niyang pangalawang kurso is for 6 months. Okay? Yep. So basically, ang student visa niya, again, ito na naman tayo, valid naman for 6 months. In the hope na yung LMIA niya ay ma-approve during that period. Okay, yes, kasi matagal din pong application ng LMI. Okay, and then what happened during that 6 months? 6 months. Apply for LMIA. And then while waiting, of course, nag-school ako and then nag-work. Waiting, school. And then, mag-September na naman po, wala pa rin ang LMIA namin. In process na ha? In process na. Okay. Kasi may 4 months na hinihintay, may job posting po yun and everything. Tapos magre-release po ang IRCC after 4 months. Tapos dun magkaka-go signal para yung employer masubmit na yung LMIA. Okay. And then waiting for approve. After po nun, pag nasubmit na, another 3 months waiting for approval. I-simplify that. Ang nangyari po kasi, yung pangalawang employer niya, ang kinalabasan po pala, first time lang din kukuha ng worker under the LMIA program. So at the time he was offered the job, yung kumpanya po ay in process pa yung LMIA certification niya, yes, para po makuha nila, ma-sponsor for a work permit si Rod. So, hinintay niya pa yung buong proseso na yun, okay? And hindi na naman po umabot sa 6-month period. Imagine that. Okay, so Rod, natapos ang 6 months, basically. Wala pa rin yung lamia mo. Wala what did pa you rin do po again? Oh my gosh. So, going back again kay Ms. Vance, I'm very thankful naman po ako. Ang employer ko is very patient. And si Ms. Vance, hindi ako iniwan hanggang sa dulo, nakaalalay pa rin sila, okay, we need to find another solution for this. Kasi hindi na naman po tayo abot. May ge-expire na naman ako noong October. And then, nung wala pa LMIA, we need to find a school again. So imagine, pangatlong kurso, natapos niya na po yung pangalawang nangongolekta po yata si Rod ng nangongolekta po ang diploma. Para lang makastay at magka-status, okay, at para mapatuloy po yung kanyang trabaho, he enrolled again for the third course. Time for the third course. So, so another expenses. Luluha ka na naman sa gastos. Oo nga, okay. Tapos mamaya ko itatanong yan. O sige, tapusin muna natin to ha. Okay. Before mag-end po yung ano ko, mag-end yung visa ko na October, nag-enroll na naman po ako, nag-enroll naman ng school, enroll na naman po ulit, and then apply for another extension for student visa. And then, na-approve naman po while waiting. Okay. And luckily po is binigay na ni Lord na before mag-December or around mid-month of December, na-approve na po yung LMIA for my employer. And that is before the third schooling starts. Naka-enroll ka na, nakapag-deposit na po ako ng pangatlong course, lumabas na yung iyong lamia, finally. LMIA. Finally, binigyan na po ni Lord, mismong owner pa, ang nag-email sa akin directly.
Wow. Okay. So, Baka din, na-appreciate Rod, ko po. and this is just me thinking out loud, baka naman kasi na-jahe din si employer dahil sobrang tagal. And the reality is, what it looks, it seems to me, kinuha ka nila and told you that they can sponsor you even prior sila magkaroon yes, ng capability to. Kung baga in process pa nga lang, eh, nagpapa-approve yes, pa lang sila ng Lamia nung time na yon. Totoo po yun. So, na-appreciate ko po ang owner na hinintay po talaga. Actually, pwede naman, ay, ang tagal niyan. Wag na, hanap lang tayo ng iba. Ano ba yan? Pwede po yun eh. Still, nandyan sila. They keep on updating Canada Advantage. They keep on updating me. What's my task status? Nung na-approve na, talagang in-email po ako. Yun na. So, yung third course mo, hindi mo na pinursu? Hindi ko na po hindi siya na, okay. Kasi nakakuha na po siya. Ibig sabihin, nung na-approve po yung Lamia niya, nakakuha na siya ng work permit. And it's a closed working permit, which means tied ka lang po. Kailangan ng trabaho mo doon lang sa employer na nag-sponsor sa'yo. Tama ba? Yeah, for 2 years po yun. Oh, okay, for kailangan 2 years. Kailangan doon ako mag-work. What happens to your deposit doon sa iyong pangatlong school? Actually po, ngayon, in the process siya na nagtanong again, ang Canada Advantage, if possible, mag-refund, hopefully. Oo, I'm hoping and praying. Malaking bagay din po yun na kapag nakapag-refund, syempre po, makakabayad tayo ng mga mga nahiraman natin. Yun na nga eh. Alam mo yan ang siguro curious ang marami. Imagine, napakamahal ng tuition fee ng international students. It's times 3 or times 4 of the domestic, of the rate given to domestic students. Obviously, si Rod dumating dito thinking that he was just only gonna study one course. Okay, at naging tatlo. So ang tanong na marami, Rod, where did you get your money? Ang nangyari naman po kasi, syempre, kahit papaano, may naitabi naman before I came here. Mm-hmm. So, kailangan po talaga ng budgeting talaga. Tapos, number one, pagtitipid. Kaya nga po, may mga bigla ang nangyari. Tapos, well, mga kaibigan ko po, alam na nila kung sino yung mga yon na tumulong sa akin. Tapos, yung kasama ko po ngayon dito sa bahay kung saan ako nakatira. Napakabait po nila, wala akong masasabi. Alam din nila kung sino sila. Tapos, well, of course, yung sister ko po, tsaka yung parents ko din, may mga ambag din sila sa akin, talaga. Naku. Kaya, yung naging laban ko po dito sa Canada, hindi lang po ako mag-isa ang lumaban. Kasi, yung support ng misis ko, family ko, tapos mga kaibigan ko po dito na tumulong. Well, alam po nila kung sino sila. Ang lesson pa na pwede dito na ang LMIA program po, hindi siya madali. Okay? Hindi siya madali. Pero meron mga employers dito na willing silang mag-provide. Mm-hmm. Ang nangyari po siguro sa akin, it's a matter of choice na din kasi I choose to stay here in Vancouver. Kasi gusto ko dito din tumira yung mga anak ko, family ko. Mm-hmm. Tapos, kaya nilaban ko siya na magstay dito. I trust the process. Tapos, along the way, si Lord, sinusurprise niya ako, gumagamit siya ng ibang mga tao para tulungan ako at willing talagang tumulong. Kaya, nandito ako. So, nilaban ko po siya. Oh, speaking of family, nabanggit ni Rod yung kanyang family. Dahil manager position po siya dito sa kanyang employer, kahit hindi pa po siya PR, pwede mo nang i-sponsor ang iyong wife and kids to come over. Tama ba? Yes po. Possible siya to sponsor. Mm-hmm. Kasi may program naman siya na, yun nga, LMIA program. Tapos, ang mangyayari po, magiging open working permit ang misis ko, spouse. Tapos yung mga bata, I'm not sure about this. It's either magiging student sila or pero dependent sila sa amin. Last question na lang, Rod, before we go. Bakit mo tinaga ang lahat ng yan? Ibig ko sabihin, din mo nakatatlong course ka pa. Buti hindi ka nawala ng gana, in short, sa Canada. Diba? Sa
sa lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng gastos na kinailangan mong ilabas, why insist on staying here in Canada? You know what, Miss Ina? I don't know, medyo emotional ako pagdating sa ganito. Siguro pag naging parents ka na talaga, may automatic talaga dito eh, na naka-drive siya. May, yeah, meron talaga doon na parang once na nagka-anak ka na, nagka-pamilya ka na, naging tatay ka na, kailangan, para sa kanila na lahat eh. To be honest, mm-hmm. Sina, ang ginagawa ko ito, hindi na para sa akin eh. Mm-hmm. It's not all for me. Pag ganitong usapan, pag usapan ng mga anak ko, naging emotional ako eh. It's all for my kids, for their future. Mm-hmm. Well, of course, hindi lang naman sa family ko. Sa family ko, of course, pwede din ako makatulong in the future sa mga ibang kapatid or sa mga relatives ko. Sabi ko din sa mga kaibigan ko, kung di man ako makabawi dun sa mga tumulong sa akin, babawi ako sa ibang tao. Pay it forward. Yeah. And yung binigay na challenges sa akin ni Lord, hindi biro, pero kaya eh. Basta alam mo yung inspiration mo sa mga anak mo, Miss Ina, nothing can stop you. No one can stop you. Yes. Hindi ka magsasawang lalaban. Hindi ka magsasawang hindi to permanent, temporary lang. Yeah, and ay nako, I'm so happy natapos na yung iyong struggle. Yes, and you know, you are now a manager in your company, which is very, very good. You deserve it after everything you've been through. Grabe, nakakaloka. Ngayon lang ako nakakilala ng tatlo po ang kanyang in-enrollan para lang magkaroon ng status sa Canada at makakuha ng work permit. Ay nako. After yun, Miss Ina, last na lang nung share ko lang nung inayos ko na yung papers ko kasi, di ba? Na-realize ko, wow, tatlo yung working permit ko. Tapos, yung pinaka-working permit ko na last, sabi ko marin na Miss Van, ang bango. Well, nag-joke na lang. Sabi ko, ang bango. Sabi ko, iba to? Sabi ko, papaframe ko siya. Nakakaloka. Oh my God. FYI ha, yung mga viewers ko, baka napansin nila, marami po akong mention ng Canada Advantage. Not just in this episode, Rod, kasi I've had previous interviews with the help of Canada Advantage. Hindi po ako binabayaran ng Canada Advantage ha. Hindi rin po ako binayaran ng Canada Advantage. They just refer me, you know, interesting stories like this, what happened to Rod, just to, you know, help makatulong sa iba po at maiwasan halimbawa yung nangyari po kay Rod na nako, napaka-meticuloso, napakahirap na nangyari po sa kanya. But good luck to you, Rod, and I'm sure ang next step mo na ay targeting the PR ang yes po, Rod, PR staff na. Ay, Miss Ina, magla-last quote lang ako. Okay. So yeah, para po sa mga makakapanood, well, of course, so may mga makakakilala sa akin. So, I share my story, hindi dahil i-blame ko kung anong nangyari in my past, in my journey here. Wala po akong gustong maging masama sa paningin nyo kung may mga nabanggit man ako. Hindi po yun. Na-share ko lang siya kasi very important na dapat yun nga, alamin lahat, tapos alamin lahat kung anong pwedeng mangyari dito, tapos dapat may baon kayo, and then kung ano man yung nangyari in the past sa akin, sinishare ko sa inyo para maging lesson siya at magamit natin in the future kung ano man yung mga naging decision ko noon na sa tingin nyo na mali, is pwede natin siyang makorek. Yeah. Hopefully may matututunan sila. Sana may natutunan sila. Oo. Hay nako, again, good luck to you, Rod. Sana makuha mo na ang iyong family soon. Ay nako, after all this, makasama mo na sila, and I wish you more success diyan sa iyong company. Nako, manager ka na, 'di ba? Sabi mo nga, mga Pilipino magaling magpakitang gilas dito as long as you have an incentive. And in Rod's case, it's his children, di ba? Thank you, Miss Ina. Yeah, yun lang. I'm sure marami kang matutulungan
At maraming na support. Thanks, guys. That's it for this episode. So I'll see you in the next episode. Bye, guys.